morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Kasi naman ito, mga kaibigan, ay talagang enjoyment na po. At saka talagang yung ma-enjoy tayo, mga kaibigan, bilang isang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa, ay shoutout muna tayo kay Jeffrey Lapis, Cebu, Ayan Otiro, Silingan, Pagadian City, Hilmar Padilla, Junry Pasadubli, Dantita ng Isabelete, Alexis Galor Port, shoutout Saldi ng Palawan, Jundi Muniba, Consolacion Cebu, Walter Aninyon, Bin Unido Bohol, kababayan to, GM Desina, Silang Cavite po. Itong pag-usapan natin, mga kaibigan, ay itong pilit sa saka kanin, pampabulto ba ng katawan ng isang manok po? Sa mga ganyang usapin, mga kaibigan, pag sinasabing pampabulto, maraming mga pagkain na magpabulto ng katawan. Pero ang tanong, kung bulto siya, magaan, mabigat, marami kasing factor, mga kaibigan, na pag sinabing pampabulto lang, ang daming pampabulto po, totoo. Pero hindi natin siguro ito ba ay mabigat, ito ba ay magaan, depende na lang sa inyo kung saan kayo, saan nyo gusto na maging ganyan ang manok nyo po. Kasi pag mga ganyang klase po, kung gusto nyong bumulto siya na mabigat, maganda yun. Kasi kung ito'y maintenance lang, pabigatin natin ang manok, palagyan natin ng laman para pagdating na pag-condition mo, mga kaibigan, gamitan mo na ng mga slasher o ano man yun, paggaan ng manok mo, buka na gaan, pero may laman po. Yan ang maganda dyan, kaibigan, na pagbultuhin mo muna yung manok mo, pabigatin mo, para makasuka ng laman po. Pagkatapos, kung mag-condition ka for 1 month to 2 months, gamitan mo ng katulad ng sinasabi kong, kaibigan, na Royal Panse po. Kahit inaano pa yan, sinusok ng tubig, pero magtaka ka, gumagaan yung manok mo po. Yan ang ano, mga kaibigan, yung factor ng isang pagkain na magpabulto, na magpagaan ng isang manok po, na talagang panlaban na. Pero itong tanong, mga kaibigan, pilits at kanin, pampabulto ba ng katawan ng isang manok? Totoo yan, mga kaibigan, itong pilits naman, haluan mo ng kanin. Kasi yung kaibigan ko dati doon sa Mindanao, di ko lang i-mention ang lugar, pero sa Mindanao po, yung inahalo niya sa PDP, jumbo na PDP po, ay hinaluan niya ng kanin tuwing hapon, mga kaibigan. Ako, may sumbra silang kanin kasi may karinderiya sila. Daming sumbra. Paggabi, mga kaibigan, magabihan yung kanin. Gasa niya ng tubig po, tapos i-press, i-re po. Pag nagkinabukasan, yun ang ipakain sa mga manok niya. Nako, mga kaibigan, ang bulto ng katawan ng manok po, napakabuka, pero mabigat. Totoo yan, mga kaibigan, napakabulto po ng katawan, pero sa paghipo ko, mga kaibigan, may mga ano dito sa likuran po, ayun sa puwitan, yung medyo mga taba po, yung tawag namin dyan sa Bisaya, mga kaibigan, namuno po, namuno. Kulang alang-alalam kung anong Tagalog dyan sa ganyan po, yung may mga taba dito sa ano. Pero pagdating naman yan, walang problema naman yan, mga kaibigan. Pero kung sa akin naman, ayoko pong mag-store yung taba dun sa ilalim ng ano, mga kaibigan. Baka matagal mawala. Mawala lang naman yun pag binigyan mo ng yung ano, yung parang grains, mga kaibigan, na anong tawag nun, Jackie Oats ba yun? Jackie Oats ang pagkain mo dyan, mga kaibigan, talagang numinipis yan. Totoo yan. At saka, pag sinasabi, mga kaibigan, pilit sa kakanin, talagang bumubulto po, pero mabigat. Pero may mga, hindi naman sila lahat, mga kaibigan. Naisa-isa ko ng paghipo eh. Hindi naman sila lahat. Kasi naka-cord naman, mainita naman. Pero may mga ano talaga, mga kaibigan, may mga taba sa ano po, dito sa kwitan nila. Kaya sa akin, mga kaibigan, yung pilit sa kanin, bumubulto. Pero mabigat po, at saka may mga mamumuong mga taba doon sa parang sa kuwitan nila, mga kaibigan, totoo yan. Kaya kung sa atin naman, ako'y tanungin na
kung ano ba talaga ang pamintinas. Yung ordinary, pwede naman yung ordinary pellets lang, kabigan. Itsahan mo lang, may mga tubig lang dyan. Lalo na pag walang mga, ano, hindi mo palaging hinahawakan yung isang manok, kabigan. Itsahan mo lang, tapos may tubig. Kahit anong klaseng pellets po, totoo yan. Kahit mumurahing pellets, kabigan, kung hindi mo lang, kung wala ka pang planong ilaban yung manok mo, pang maintenance lang hanggang, ano, pwedeng palugunin muna, ganun. Pwedeng pellets lang yun, kabigan, totoo yan. Bubulto yung katawan ng isang manok. Kahit anong klaseng pellets po, huwag lang yung sa baboy, mga kaibigan. Mayroong iba, gumagamit yung sa pellets ng baboy, pero sa akin, hindi po. Gusto ko yung sa manok lang, kahit anong pellets, yung pinakabrato, mga kaibigan, okay lang yun. Itsahan mo yan, tapos magpurga ka lang. Every 25 days, mga kaibigan. Yun, talagang bubuka yung manok mo dyan, mga kaibigan. Pero yung sinasabing kanin sa pellets po, bumubuka naman, medyo mabigat, tsaka hindi sila lahat, mga kaibigan, ha, yung lahat ng manok na binigyan ng ganun, hindi yung sila lahat na may taba sa ano, may mga nahipo lang kung may mga namumuong taba sa dito po sa puwitan. Eh sa akin dyan, mga kaibigan, kung tinatanong ako kung anong umitinas, umitinas feeds lang, yung mga manok na walang, ano, wala kang isip na ilaban po, eh yung mga pellets lang, mga kaibigan. Kahit ordinary pellets po, totoo yan. Kahit hindi haluan ng ano, grains. Maganda kasi yung pellets kasi sa katagalan mong nag-feed dyan, mga kaibigan, yung dry feeding, talagang bumubuka ang katawan ng isang manok na solid po. Talagang may mga laman po at saka bumibigat ang isang manok. Hindi ko lang alam. Maganda yung bumibigat ang isang manok, mga kaibigan, kasi yung manok na mapasukan ng laman, kahit pellets lang, kaibigan, pagdating na i-condition mo na yan, pasukan mo na ng grains, talagang buka na siya na mabigat. Pero pag-aanin yan sa grains mo, kaibigan, totoo yan. Sa grains at saka, kasi mag-iba ka na ng pellets eh, yung may protein ah. Talagang bulto, kaibigan, ang bugaan po. Ang palo ng isang manok dyan, super. Kaya sa akin, maintenance, feeds, gusto ko pellets lang. O depende lang naman eh, kasi kung sakasakaling sa akin lang dito, kaibigan, inerton eh. Kasi hindi na tayo mag ang advantage din kasi sa inerton, mga kaibigan, hindi tayo dito nag-commercialize, pero yun lang naman talaga ang mga pagkain nating ibinibigay sa ating mga alaga po. Kaya ganun kasi ang advantage yun, kaibigan. Naluan na sila ng greens, parang nasanay na po. Maganda na talaga ang pangatawa nila. Di katulad ng pellets, marami pang ano, mga kaibigan, ilang months pa para makuha mo yung desired na pangatawa ng isang manok na pwede na natin ilaban, pwede na natin ipasok sa conditioning po. Kaya yun, pero pag naka yung sinasabi kong maintenance na ginagamit natin, ay madali lang po. Parang nakasimi conditioning ka na. Ayun lang, mga kaibigan, yun lang ating may i-share sa araw na ito. Magandang umaga sa ating lahat po.